Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Naranasan mo na bang sumakay ng eroplano? Ano ang makikita kapag ikaw ay nasa himpapawid? Mapapansin mo mula sa itaas na ang ating bansa ay napaliligiran ng anyong tubig dahil tayo ay isang kapuluan. Kaya mo bang magbigay ng halimbawa ng anyong tubig? Magaling! Ang halimbawa ng anyong tubig ay dagat, ilog, sapa, lawa, at mga karagatan. Ang Pilipinas bilang isang bansa ay may sariling teritoryo. Kabilang dito ang kanyang mga hangganan o boundary. Sa ating aralin, tutukuyin natin ang iba't ibang anyong tubig at mga karatig bansa na nakapaligid sa Pilipinas. Tara na! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan! Aral muna. Nais kong tukuyin mo ang tamang sagot mula sa aking mga tanong. Bibigyan kita ng 3 segundo. Unang bilang. Alin sa sumusunod ang ginagamit natin para matukoy at mahanap ang eksaktong lokasyon ng isang lugar? Ito ba ay globo, mapa, o kompas? Tama! Ang ating sagot ay mapa. Mapa ang ginagamit natin para matukoy at mahanap ang eksaktong lokasyon ng isang lugar. Pangalawang bilang. Ano ang tawag natin sa taong gumagawa ng mapa? Siya ba ay isang kartografo, cartoonist, o animator? Tama! Siya ay isang kartografo. Kartografo ang tawag natin sa taong gumagawa ng isang mapa. Pangatlong bilang. Kaya mo bang tukuyin ang 4 na pangunahing direksyon? Gamitin natin ang compass rose. Sa hilaga, ang direksyon kapag ito ay nakaturo sa itaas. Timog naman ang direksyon kung ito ay nakaturo sa ibaba. Kanluran ang direksyon kung ito ay nakaturo sa gawing kaliwa. Silangan naman ang ating direksyon kapag ito ay nakaturo sa gawing kanan. Tandaan! Ang ating 4 na pangunahing direksyon ay hilaga, timog, kanluran, at silangan. Ang galing! Ngayon ay lumipat tayo sa susunod na katanungan. Kaya mo bang tukuyin ang mga pangalawang direksyon? Ang mga pangalawang direksyon ay madali nating matutukoy gamit ang ating compass rose. Kapag ikaw ay tumukoy ng direksyon mula sa hilaga at sa kanluran, yan ang tinatawag nating hilagang kanluran. Kapag hinahanap naman natin ang direksyon mula sa hilaga at sa silangan, ang tawag sa direksyong ito ay hilagang silangan. Kapag
tayo naman ay humahanap ng direksyon mula sa timog at kanluran, yan ang tinatawag nating timog-kanluran. At kapag tayo ay naghahanap ng direksyon mula sa timog at silangan, yan ang tinatawag nating timog-silangan. Kaya ating tandaan, ang mga pangalawang direksyon ay ang hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran, at timog silangan. Ating suriin ang mapa ng timog silangang Asya. Dito matatagpuan natin ang ating bansa. Ito ang bansang Pilipinas. Gamit ang kaalaman sa pangunahing direksyon, ating tukuyin ang mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa. Sa gawing hilaga, matatagpuan natin ang Basi Channel. Ang Basi Channel ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa timog naman, matatagpuan ang Dagat Celebes. Ang Dagat Celebes ay ang anyong tubig na matatagpuan sa timog na bahagi ng ating bansa. Sa gawing silangan naman, matatagpuan ang Karagatang Pasipiko. Ito ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo. Sa gawing kanluran naman, matatagpuan natin ang West Philippine Sea. Tandaan, ang bansang Pilipinas ay napaniligiran ng iba't ibang anyong tubig. Ito ay ang Basi Channel sa hilaga, Dagat Celebes sa timog, Karagatang Pasipiko sa gawing silangan, at West Philippine Sea sa gawing kanluran. Balikan natin ang mapa ng Timog Silanga Asya. Dito matatagpuan ang iba't ibang karatig na bansa ng Pilipinas. Sa gawing hilaga, matatagpuan ang bansang Taiwan. Sa timog naman, matatagpuan ang bansang Indonesia at East Timor. Sa gawing silangan, matatagpuan natin ang kapuluan ng Micronesia. Sa kanluran, matatagpuan ang bansang Vietnam at Cambodia. Tandaan, sa pagtukoy natin ng pangunahing direksyon, matatagpuan natin ang bansang Taiwan sa hilaga, bansang Indonesia at East Timor sa timog, ang kapuluan ng Micronesia sa gawing silangan, at ang bansang Vietnam at Cambodia sa gawing kanluran. Gamit naman ang kaalaman sa mga pangalawang direksyon, matatagpuan natin ang bansang Japan sa hilagang silangan ng Pilipinas. Tandaan, ang bansang Japan ay matatagpuan sa gawing hilagang silangan ng ating bansa. Ang bansang Brunei, Malaysia at Singapore ay matatagpuan naman sa gawing timog kanluran ng ating bansa. Tandaan, ang bansang Brunei, Malaysia at Singapore ay matatagpuan sa timog kanluran na bahagi ng Pilipinas. At ang pinakahuli, matatagpuan natin ang bansang China sa gawing hilagang kanluran ng ating bansa. Ang lahat ng ito ay mga karatig bansa ng ating pinakamamahal na Pilipinas. Tandaan, sa pagtukoy ng ating mga karatig bansa, matutukoy natin ito sa pamamagitan ng kaalaman sa paggamit ng pangunahin at pangalawang direksyon. Dumako tayo ngayon sa pagsagot ng ating pagsasanay. Nais kong kumuha ka ng iyong lapis at papel at isulat dito ang mga sagot. Tukuyin ang lokasyong insular ng Pilipinas gamit ang mapa. Tandaan na ang lokasyong insular ay tumutukoy sa mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa. Unang bilang, hilaga. Pangalawang bilang, timog. Pangatlong bilang, silangan. Ikaapat, kanluran. Tandaan, ang iyong isusulat ay ang mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa dahil ating tinutukoy ang lokasyong insular ng Pilipinas. Lumipat tayo sa susunod na bahagi. Tukuyin ang lokasyong bisinal ng Pilipinas
gamit ang mapa. Kapag tinukoy natin ang lokasyong bisinal, ito ay ang mga karatig bansa na matatagpuan sa timog silangang Asya. Ikalimang bilang, Timog Kanlurad. Ika-anim, Hilagang Kanlurad. Ikapito, Hilaga. Ikawalo, Hilagang Silangan. Ikasyam, Kanluran. Ikasampu, Timog. Tandaan, ang lokasyong bisinal ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga karatig bansa nito. Isulat ang mga sagot. Mahusay! Ngayon ay tukuyin natin ang mga tamang kasagutan batay sa ating pagsasanay. Tukuyin ang lokasyong insular ng Pilipinas, gamitin ang mapa. Ang lokasyong insular ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ano kaya ang anyong tubig na makikita sa hilagang bahagi ng ating bansa? Tama, yun ay ang Bashi Channel. Sa gawing timog naman ng ating bansa, matatagpuan ang Dagat Celebes. Sa gawing silangan naman, matatagpuan ang Karagatang Pasipiko. At sa gawing kanluran, matatagpuan ang West Philippine Sea. Tandaan, Bashi Channel ang anyong tubig na matatagpuan sa hilaga ng bansa, Dagat Celebes sa timog, Karagatang Pasipiko sa gawing silangan, at West Philippine Sea sa gawing kanluran. Sana ay nakuha mo ang mga tamang kasagutang ito. Ngayon ay lumipat tayo sa susunod. Tukuyin ang lokasyong bisinal ng Pilipinas. Gamitin ang mapa. Ang lokasyong bisinal ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga karatig bansa nito. Sa gawing timog kanluran, matatagpuan natin ang bansang Brunei, Malaysia at Singapore. Ito ay nasa gawing timog kanluran ng ating bansa. Sa hilagang kanluran naman, matatagpuan ang bansang China, hilagang kanluran. Sa hilaga, matatagpuan ang bansang Taiwan. Sa gawing hilagang silangan naman, matatagpuan natin ang bansang Japan. Sa kanluran, matatagpuan natin ang mga bansang Vietnam at Cambodia. At sa gawing timog naman ng ating bansa, makikita ang bansang Indonesia at East Timor. Tandaan, pag tinukoy natin ang lokasyong bisinal ng Pilipinas, ito ay ang mga karatig bansa nito. Mahusay! Ngayon ay alam mo na ang ibig sabihin ng lokasyong insular at lokasyong bisinal ng Pilipinas. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan na ang lokasyon ng Pilipinas ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng dalawang kaparaanan. Ang lokasyong insular ay tumutukoy sa lokasyon ng isang bansa ayon sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ang lokasyong bisinal naman ay tumutukoy sa lokasyon ng isang bansa ayon sa mga karatig bansa nito. Mahalagang alam natin ang konsepto ng pangunahin at pangalawang direksyon upang matukoy ang eksaktong lokasyon gamit ang isang mapa. Bilang assignment o takda, nais kong sagutan mo ang mga pagsasanay na makikita sa pahina 5 at 7 ng iyong self-learning module. Gamitin ang kaalaman na natutunan ninyo dito sa ating aralin. Magkikita-kita tayo bukas para sa susunod na bahagi ng ating aralin. Kaya naman, tandaan, sa Ariling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan.